programang tatalakay sa mga usaping pangnegosyo, medical, legal, at iba't ibang bagay na kinahihiligan ng mga Pilipino. Connect! Tambalang magkukuyang! Bibigyan pansin ng ating mga kuyang mula sa SCWC ang inyong mga katanungan na gustong maliwanagan. Connect! Tambalang magkukuyang! At ngayon, narito na sila upang ating makakwentuhan ang ating mga kuya mula sa SCWC at ang programang Connect! Tambalang magkukuyang! Hello, good evening! At welcome po sa SCWC Connect. Magandang gabi, Kuyang Gerald. Magandang gabi, Doc Jan. Okay. Maraming salamat po sa mga nakasubaybay sa amin ngayong gabi, sa nakikinig at nanonood. Yung mga nagdadrive dyan, easy lang po. Ayun, dumating na rin sa wakas. Ako po pala si Kuyang Jan de la Cruz, Pillar Lodge number 15. At welcome po sa Connect. SCWC Connect. May mga bago tayong ano. Kuya Gerald. Kailala ka na. Ako naman po si Kuya Jerry Sadsad po. Dati sa ano yung attorney, ano sa tingin mo, medyo may konting innovation, adjustment, kaya mag-adjust din po tayo. Ayun. Doc Archie. Ayun. Isang dentista po at ako po, sana dati po kami sa segment health check. Yeah. So, nag-a-adjust pa po kami. Sasanay kasi yung clinic namin na nag-schedule. Sanay sila fourth Monday. Kaya ngayon, napuno. Hindi ko alam na. I'm sorry, Kuya Archie. Ako naman po si Kuya Jan. Ano naman po ako sa Connect All The Way Show naman po. At kasalukuyan din po nag-a-adjust. Kagaya po ni Kuya Jerry at saka ni Doc Archie. Sa ngayong ano po. By the way, tayo po ay napapanood via test broadcast sa Digital Free TV Channel 23 sa OIZTV. Available po rin po kami sa digital TV devices at TV receivers. Mangyaring iskan lamang po ang inyong digital TVs at digital channel boxes upang mapanood ang IZTV. Big time na tayo. Oo nga. Pwede Doc Argy na channel 23 na tayo. Oo nga. Oo. Sipin mo yun. Medyo parang level na ng Net 25. Yeah. Pwede na ba? Pwede na ba tayong mag-ano dyan? Pwede na. Oo, kailangan mag-ice-ice na tayo. There's a good thing and a bad thing pagdating sa mga pagbabago. Tama. Ko yan. There's always a, sabihin natin, adjustments. Na definitely, itong mga adjustments naman will bring development and ano. And sabihin natin, achievements na lang, Kuya Jerry. Tama ba? How do you call that kind of ano? Tsaka sa atin, lesson din sa atin yon, in order for us to become flexible every time there is an adjustment. Yan. Parang ano lang, sa gobyerno, kasi di ba sabi nila, oh, bumababa ekonomiya natin. Bakit bumababa? Kasi nag-purchase tayo, nag-construction tayo. Marami tayong ginawang construction. So correct. Yung value ng pera, bababa muna kasi dadami utang. Siyempre. Pero dahil na-construct na yung mga construction na yun, dahil sa pagbabagong yun, eventually, yun naman ang magdadala ng pera pataas. Correct. So, lahat ng pagbabago, talaga may downhill. Yes. Bago umangakat, tapos tuloy-tuloy na sana. Which is, malamang yan yung... Parang investment yan, di ba? Yes, sa negosyo, di ba? Ubus pera mo. Correct. Pero eventually, basta alam natin may ROI yung pinaggastosan. Correct. Diba? Parang ganito, parang yung changes lang din sa atin ngayon sa ating ano, sa ating SCWC. Yes. So, there's a changes for the development of ano, for a better program in a, ano, para makapagserbisyo tayo lalo ng ayos, lalo na sa himpilang may todong lakas, DWIC 882. Para ma implement natin yung lakas talaga. Yan. Parang maramdaman talaga natin todong lakas. Diba? Pero explain nga natin ano yung pagbabagong gagawin. Ayun. Actually kasi, medyo dahil nga dun sa ano, ito naman is more on a cumulative decision naman para sa atin. Na more on this will serve as a new branding sa SCWC Connect. Mm-hmm. Na not to remove the tambalang magkukuya term, but to have a better branding at more on retention sa mga viewers at saka listeners natin. Yes. At the same time, more on mas magiging diverse yung ating mga topics. Yes. Para magiging parang interactive na pag-uusap, not to be a guest dependent show, kundi parang it could serve as own, na tayo-tayo mismo
na magkakaroon ng healthy discussion sa mga current events na nagdadaan natin. Isipin mo, napaka-equip natin. Meron tayong mga negosyante. May mga doktor tayong pogi. Meron tayong guwapo mga attorney. So, iba yung field. Correct. Yes. So, kung kahit sino yung isa lang natin dyan, siguradong magkakaroon ng ano, ng content. Lahat ng facets ng discussion, let's say one discussions on one topic, and then yan yung legal, and then yan yung health, and then yan yung... Kahayupan. Business naman. Niisip ko paano ko papasok eh. Pero hindi, kidding aside, this will be a very good transition from us. Yes. And kung may mga advice po kayong mga tagapakinig, kung gusto nyo may topic kayong gustong i-open, kasi medyo free, ano na tayo, lahat pwede na natin pag-usapan. Very diverse. Diverse na kung may gusto kayong style na gawin or topic na pag-usapan, pwede po kayo mag-comment at mag-tumawag po sa mga ating mga hotline po. Kasi more on kasi nakikita ko paano magiging ano eh, paano magiging well-diverse kasi unang-una sa side ng mga attorney, mapakaseryoso eh. Hindi naman. Hindi ko alam paano, hindi ko alam, sabi ko parang wala yata akong paglalagay nun sa mga attorney pag gayon na nakasabay ko. Parang parang ang pag-uusapan nun, Kuya Arky, yung moron ikakaso sa akin. Paano ko dinipensan? Nakatakot yung pag-uusap dun. Yun nga eh, di ba? Hindi naman, kasi kami, just to inform the public, informative at saka yung preventive approaches. Yeah. Wherein, pag sinabi mong preventive approaches, medyo jolly naman yung pinag-uusapan doon. Like, let's say, for example, yung mga support, di ba? Instead na andyan na yung problema, pwede mo namang... parang proactive ka dapat. Yes, proactive ka dapat na hindi pa nagko-complain yung tao, pag binigyan mo yan, busog na busog, hindi yan magre-reklamo, di ba? Happy siya. Everybody happy. Yes. Ganun na rin kami sa legal side. I cannot just speak to all, pero mostly ganyan na rin. Tingin ko for the benefit of everybody naman yan, kung ano magiging patas. Sa nanonood ako lagi ng Netflix na Suits ba yun? The Suits. Kay Harvey, tsaka kay Sobrang... More on talaga yun, more on intense na rin. Isang mali mo lang sa kontrata, isang hindi mo lang napapirma, isang napaano mo lang. Legalities talaga. Pwedeng bumaliktad yung buong... Doon ko na-realize talaga hindi biro-biro. At yung cinematic, kaya medyo sometimes, medyo parang taliwas doon sa totoo. Hindi talaga gano'ng ka-accurate yung gano'n. Nanonood ka rin, Jerry? Nanonood ako. Pati yung legal ba yun, yung dati? Yung, basta may bago nun. Boston Legal? Boston Legal. Medyo mas jolly pa yun eh. Itong suits kasi medyo talagang seryoso. Actually, that's the right term. Blackmailan is the ano. Yun yung ano eh. Parang kailangan palaging ano eh. Going to settle palagi eh, no? Yes. Parang kung didemanda mo ako, ibubulgar kita. Parang grabe na. Pero nangyayari pa talaga yung gano'n? Wala eh. Hindi gano'n. Hindi gano'ng katataba ang utak. Meron ka din. Sorry, Kuya Jerry, di ba? As in talagang kung paano mo ma-extract yung worst part nung ano eh. Nung batas. Nung kabila eh. Not the batas, but the other party. Yeah. Hanap pa ng loophole. Yeah. Tama, literal na hanap pa ng butas. Sabi ko, kung ako naman ay mapupunta naman sa mga health check, correct. Sabi ko, pwede naman ako sumabay. Kaso baka, tulad nun, kunyari, may, parang biruan ha, nung sa lodge kasi namin, nagkaroon ng libreng tuli. Ah, talaga? Oo. Tapos sabi, nagulat ako, yung undentist, kaya ba yun? Pero hindi naman. Dapat. Ideally. Hindi dapat. Pero, nurse kasi, kasama yung nurse, nagtumutulong din. Sabi sa akin, nung isang doktor, ikaw, di ba doktor ka? Sabi ko, hindi ako marunong yan. Di ba doktor ka? Kaso baka makapun yan eh. Hindi, castration na mangyari. Hindi, circumcision. Kasi outnumbered. Yes. Pero, mission, dalawang doktor lang. Isa lang doktor. Pero, grabe. Yung tutulian. Doon ko na-realize na ako pala yung squeamish sa tao. Paano? Squeamish ako pagdating sa tao. Squeamish. Alam mo yung when I see human blood, doon ako na ano. Pero okay lang kahit ano yung pa-operahan mo sa akin, aso, pusa, kabayo, kalabaw, elepante. Walang problema. Pero pagdating sa tao, I'm very much squeamish. I don't know why. Binibigyan nga lang ng intrapodental na
top na local anesthesia yung ano tutuliin. Uh-huh. 'Di ba intrapodental sa ilalim ng ano ng ano no kung sa ilalim ng belly button. Belly button. Oh. 'Di ba intrapodental para ano para nerve blocking. Mm. Kunti ka na ako, himatayin eh. nanonood lang ako ha, Kuya Jerry, Kuya Alkin, nanonood lang ako. Diba? May ganyan din ako eh, sa laway. Opo. Yung laway, pag tumalsik dyan, parang dirindiri ako eh. Pero pag nandun ako sa clinic, kahit okay sa laway na mukha ko, kahit mahawa ka rin ako sa laway, parang okay lang. Pero pag sa labas ng clinic, labas, parang... Diba? Parang may mga ano eh, may mga... Ano ba, fetish ba natin yun? How do you call that? Siguro mo or less hindi psychological, di ba? Parang gano'n. Pero anyway, napakaganda ng topic natin ngayon. Thank you, Kuya Arky at Kuya Bong. Saan na ba si Kuya Bong sa ating ano? Napakaganda ng topic natin ngayon. Tama-tama, nagpapasalamat din ako at napaunlakan din tayo ng oras ni... Actually, oras talaga nila ator nito eh. Kaya nandito ako eh. Okay lang ba na dumating ako kasi... I'm very much appreciative kay Kuya Jerry kasi talagang ano nag-step up siya for that. Sabi ko, and really need him sa team natin. Team natin. Uy, nanonood si Dr. Justin Te, yung poging ano namin, guest last time. Ganun. Ah, ayan. Happy viewing. Teka lang, hindi pa pala tayo nagsishare ng mga links. Pero pa ano nga kay Jerry na mag-share ng links. Saka hello, good evening po, Joy Cruz. Salamat po sa tagyo. Ayun, by the way, happy, ano muna, birthday greetings muna tayo bago natin i-introduce yung ano natin, yung ating guest. Yes. Opo, opo. Happy birthday, SWC Brethren, June 20. Brother Juby de la Cruz, and Brother Juby de la Cruz, Brother Eulogio Dizon, and Brother Antonio D. del Rosario ng Mandaluyong 277, Dual Tiburcio Hilario Memorial 394, si Brother Dwight Oliver R. Diaz, okay, si Brother Oliver Dwight Diaz ng Northern Light Prince Rupert Lodge No. 1, si Brother John Eric Dizon ng Nara 171, at si Very Worshipful Carlo Domingo, Very Worshipful, ng Saigon 188. Happy birthday po. Napakabait ng si Very Worshipful Carlo Domingo. Kung ang galing mag-ano niyan, ang galing mag-painting niyan. Hindi ko pwedeng i-promote yung kanya, ano, kasi... kalaban ng Gen Cars. Isusubulakan ko. Baka magalit si boss. Okay. Si Brother Ricardo C. ng Launlaan 185 at si Brother Mark Anthony Velasco ng Quezon City Lodge 122. Happy birthday po. Happy birthday. At mabuhay kayong gusto nyo mga kuyang sirs at huwag nyong kalimutan na magpainom sa mga brands. Okay. Baka may magpadala ngayon dito. Baka hindi rin kami tumatanggap din po kami ng ano. So, ngayon pong araw na to, napakaswerte natin kasi napaunlakan din tayo ng isang napaka-busy doktor. Doktor, no? Napaka... Dapat kayo nandito kasi tulad to, dapat ito, nandito to. Oo. More on actually, preempted lang muna na sa pagpapakilala kasi more on ano eh. Mas maganda kasi talagang si Kuya Bong ang magpakilala rito. Siya yung nag-invite sa atin, bigating guest. Pero, balita ko, ano, dentista rin to bro? Dentista. Hygienist din. Hygienist. Ano ba pagsasabi mong hygienist? Dental hygienist, parang ano namin yan eh, parang auxiliary ng dentist eh. Parang, kasi, syempre, yung dentist, parang maraming ginagawa. Sila yung parang, malaking big help talaga sila. Kasi ako may hygienist din ako eh. Parang more on cleaning sila, impression, photography. Pero mamaya explain ni Dr. Ren mamaya kung ano yung talaga yung field ng hygienist. Mas master niya yun eh. Pwede lang pumasok si Kuya Bong para ano, maano natin yan. Pero ito pong ano natin is also a vlogger. Vlogger. Para kagaya mo rin, no? Kuya Arky. Actually, sabi ko, pag hindi dumating itong guest natin, ikaw gagawin kong guest. Pwede na. Vlogger din eh. Pag-uusapan natin yung legalities eh. Dito si
Kuya, Kuya Bong, wala pa. Sige, pakilala natin si Dr. Kathleen Navarro. Yan. Okay. Alakpakan po natin. Siya ay isang dual PRC nito, isang dental hygienist at saka isang dentist. And ito si Bong, kaibigan siya ni Doc Bong. Estrella. Kuya Bong? Ayun, magandang. So pinapakilala natin si Doc Kathleen. Oo, ikaw nang ikaw ang magpakilala sa kanyang page na... At sa kanyang TikTok na napaka madaming followers na 100 plus thousands na sa TikTok. Ayun. Yun ay ang The Sassy Dentist. So pakilala natin si Dr. Kathleen Navarro, The Sassy Dentist. Ayun. Hi. Nice to meet you. Magandang gabi sa iyo ngayong gabi. At kami pinaunlakan mo ng iyong oras. Very busy schedule, no? Biglaan. Oh. Nahiya nga ako nung sinabi niya 2 hours pa lang. 2 hours ago lang. Pero thank you. Napaka professional ni Doc kasi talagang napaunlakan tayo. Kanina pa siya dito, parang nahiya lang ata. Hindi, ako siya nandun na. Sabi ko nga, parang sabay-sabay lang papasok. Sabay-sabay. Okay. Oo. Yun nga. Okay, Doc Bong, take it away. So, siyempre, siguro, dahil nga dun sa atin title, ano? The lifestyle life. Of the dentist, who is an influencer and blogger. Siguro, para time. Maganda na maumpisahan natin, no? Ikwento niya sa atin paano siya nag-umpisa dito sa kanya. Paano ba to? Nag-start ba to as a hobby niya lang muna? Or dream niya ba maging ganito? Kasi... Actually, ang pinapromote ni Doktora is hindi about mga dental. No? Ah, hindi dental. Oo, about from makeup to appliances to mga juices. Marami, oo. At saka meron siya. Endorser. Endorser talaga. Influencer talaga, endorser. And then yung vlogging niya na really to influence sa other people, like when she goes to vacations, no? Mm-hmm. Talagang parang nagnanarrate siya, ganun. Oh, hindi talaga dental. So, actually, sabi ko, dapat nilang vlogger, supermodel dapat. Okay. So, take it away, Doc. Okay, Doc. So, when I started, actually, before dentistry life ko pa talaga, parang yun yung boom na nagsastart na mag-vlog ng mga experiences, products, ganyan. Tapos, I have my online shop before. Yung name is K-Shop. Tapos, maraming nag-i-inquire sa akin. Since nag-i-import ako ng beauty products before from US and UK. So, nag-i-inquire sila. Doc, Miss Kat, paano ba yung ganito, yung makeup na to? Maganda ba? And such questions. So, dun lumabas si K-Shopper. So, from K-Shop to K-Shopper. So, ako ngayon yung nag-shop ng mga products from US and UK. Tapos, nire-review ko na din siya. Tapos, nung naging dentistry na ako, doon na nag-evolve na, since wala na akong K-Shop, alam niyo naman, Doc, gano'ng kabusy maging dentistry student. So, nawala yung online shop ko. So, sabi ko, parang gusto ko pa rin nagsusulat, gusto kong nag-share about my experiences. So, doon, slowly, nagkaroon ng The Sassy Dentist. Sassy kasi maarteng ha. So, from K-Shopper, maarte pa din. So, The Sassy Dentist. Tapos, aside from, kasi yung tagline nun, dentists need... It's not all about teeth. Dentists need lifestyle, travel, food, beauty, ganyan. So, yun yung tagline niya. So, hindi lang about dental talaga. Tapos, recently lang, ito na yung nag-boom na yung TikTok and everything. In-invite na ako ng TikTok to be an educator. Wow. So, dental, dentist, ako yung dentistry educator ng TikTok. Tapos, slowly YouTube, pero medyo inconsistent kasi it takes a lot of time para maging consistent sa YouTube, like with Doc Arky, di ba? Sobrang effort. So, wala pa akong ganun time. So, ngayon, more of beauty pa din. Yung core ko pa din is beauty, lifestyle, dental, and ngayon, dental students. And yung mga interested na humanap ng racket, so tinuturuan ko sila kasi since I work as a dental marketer din for dentists abroad. So, tinuturuan ko yung mga dental students na gusto rumakit kasi ang gastos ng dentistry course. So, merong iba like, Doc, paano ba yung racket na ginagawa mo? Since dental student ako, lumaracket na ako. So, yun. So, sharing about my dental marketing rackets. A little bit of dental health sa TikTok kasi TikTok educator ako. Pero mostly yung Instagram is beauty, lifestyle, and brands pa din. So, social media ka na way back
Yes. Anong year pa? Mga 2013, 2012. Ay, hindi pa ganun kasuso ang social media masyado dati. Blog pa lang talaga, like articles pa lang nun. So talagang, isa pala siya sa mga nag-uumpisa pala talaga ng social media. Kasi yung mga sikat ngayon, then, that time nag-umpisa eh. Around 2010 to 2014. Yes. Yung mga legend ngayon ng YouTube. So, kaya pala isa. Kasi yung time na yun, sobrang hirap. Kasi, di ba Doc, wala masyadong guide. Yes. Kasi wala kang pagbabasihan. Mm-hmm. Hindi ganun karami ang creator. Mm-hmm. Kanya-kanyang style. So, talagang in-effort mo pala talaga. Yes. Tsaka start talaga nun, like, ano, products na binibili mo. Before ka itap ng mga brands. So, talagang kami yung bumibili. Then, you review everything talaga. Talagang ano pala talaga. So, sariling gastos mo rin yan dati. Kung, yes, dati. Parang dati talaga, ano lang siya, hobby lang. Sharing lang talaga to other people. Pero Doc, cellphone ka na nag-umpisa? Or yes, dati cellphone lang. Tapos unti-unti din na nag-improve sa gamit. Kasi syempre kailangan mong pantayan yung mga ano eh. Like ngayon. Competition na talaga yan. Ibang klase ng competition. Lalo na ngayon super saturated kung ang quality mo ay mababa. Hindi so ngayon may studio ka na. Yung bahay sa studio. I think you nag-transfer ka na, yes, di ba? No? So, place. So now you have your own place na medyo for more of, you can, yes, do your indoor studio. Yes, ang tawag namin studio, yung bahay. Ba, studio type yung bahay. Parang si Leon yung gumagano'n. Yung short hair na gano'n. Ayaw. Yeah, laging mayroong orokan lang sa likod niya. Si Mimi. Gano'n lang yung studio niya. Mm-hmm. Parang may drawer lang sa likod niya. Gano'n. Mm-hmm. Tama. Mm-hmm. Pero yung kay Doc is very professional na mas marami na kasi. Ano, aside kasi sa from being a influencer and vlogger, no? He also does marketing also of other. Ano, so yung influence niya comes into a wider range na, no? So yung itong mga bagong business, ano, or sabihin natin na work, no, vlogging, ito na yung parang bagong ano ngayon, yung mga trend na work from home. Buti Doc, nung during the campaign, hindi naman ba nag-endorse ka o nag-ano during those ano time? Actually, very careful ako with yun. Kasi ang daming, maraming umangat at maraming bumagsak, yes, during campaign eh, ng mga vloggers. Mapasok ng red. But hindi ka na, ano, para kahit pa paano na sway or sabihin natin mamarkahan, mm-hmm, sa individual candidate. Yeah, actually, nung nag-start yung campaign, medyo naglaylo din ako ng konti. Kasi parang if you don't take sides, tas influencer ka na, hindi naman sikat na sikat, pero like may following ka, tas hindi na nag-take sides, mababash ka din. Wala ba nag-ask sa'yo? Marami naman nagtatanong sa akin and nag-invite actually. Pero like sabi ko lang talaga, yung stand ko with politics stays in myself lang. Kasi yung tama si Doktora, yes, yung damn you do, damn you don't. Yes. Okay. Wala kang kinampihan, bad trip sa yung tao. Mm. May kinampihan ka, bad trip pa rin sa yung tao. Yes. Correct. Pero syempre, mas safe kung wala ka ng kampiyan. Yun, yun. Ikaw, Doc Arky, meron ka bang in-endorse? Wala. Wala ka na loob ko dyan eh. Sa lahat ng politician, siya yung talagang pinakakilala ko. Kasi personally, kilala ko talaga. Talaga. Kasi grabe. Buti ba di ka naman na-bash dun sa ano mo? Personality niya talaga. Hindi, siyempre, meron ding sabi, ganito na lang dapat siya. Pero wala eh, yung gusto niya eh. Pero sinabi ko rin sa kanya na parang, Doc, baka pwedeng ito lang itakbo mo, ganyan. Tapos tumawag siya, kinabahan ako tumatawag. Tapos in-explain niya sa akin, halos isang oras niya sa akin, in-explain bakit yun yung ginawa niya. So, talaga bang ano? Pero kilala ko talaga kasi siya, sobrang bait niya talaga, as in... Bagitin mo na, ikaw naman, para magkaroon ng... Si Doc Willie Ong kasi, pasyente ko. Sobrang humble niya talaga. Pinakita ko sa kanya yung phone ko, may director's view. Kasi ito, pwedeng view, camera dito, camera sa likod. So pwede ka nag-vlog, nakikita yung mukha mo habang nakikita yung ginagalaw mo. Yes. So tuwan-tuwa siya, so lumapit yung buong pamilya niya. Sabi niya, ano yan? Sabi ko, ito, pwedeng ganyan. Wow, ang ganda naman yan. Sabi niya, magkano yung cellphone mo? Sabi ko, ay, 65,000. Ay, yung mahal, nagkatrasan sila. Pero mayaman sila. Tapos nung dumating ako sa burol ng mother niya, rest in peace po. Pagpunta ko doon, nilapitan ako nung anak niya, uy, ito yung may mahal na cellphone.
Yun ang turo sa'yo. Yun yung pakilala sa akin. Tapos naglapitan sila. Uy, ano yung cellphone mo? Sobrang humble talaga nung family niya. Actually, ano nga yan, nanghihinayang din ako sa kanya. Mabait talaga siya. Kasi na-sway lang siguro siya. Ano. Pero anyway, masaya naman siya ngayon. Okay. Hindi, at least nakaikot na siya ngayon. Pag tumakbo siya ng gano'n, sure shot. By that time, pwede mo na siya talaga literally endorse. Tsaka si Miss, si Doktora. Diba? Kasi kailangan may health dapat. Buti na lang pala, kuya, hindi ako vlogger. Pero meron talaga akong team. Alam niyo na po, nanalo siya. Which is, we're waiting as a team na mabigyan ng konting position sa gobyerno. Alam niyo na yun kung sino. Hindi ko na sabihin. Yes. Congratulations. Congratulations. Sana all. Pero mabalik tayo sa topic. Nalayo na tayo dahil sa pero before that, ano muna natin sa ta-time check muna tayo at mag-iikot kami ng lamesa rito para mas matibay si Kuya Bong dito sa harapan. Tambalang magkukuyang. Welcome back sa SCWC Connect, Tambalang magkukuyang. Okay. So, yung mga may gustong ibigay diyan na tanong, i-ano niyo na sa atin live chat sa Facebook. Pwede niyo rin itawag dito sa amin para malaman natin may mga interesado diyan na magiging vlogger o influencer, no? Ito may isang magandang hindi lang libangan, kundi pwede rin ito talaga maging work nyo, no? Especially now, nausong-uso ang work from home. Yes. Pwede nyo itong gawin, itong work from home na ito. At least, I think itong mga ganito lang, no? Ang masasabi ko lang dito, siguro, ang concern ko lang dito, alam ko uso yung mga cyber libel, mga ganyan. Siguro si attorney merong may bibigay din na payo kay sa atin, kay the sassy dentist natin. Merong mga masasabi. Meron ka na ba na encounter ganun, doktora? Wala pa naman. Bashers, ganyan. Bashers. Meron konti-konti dati. Sa atin naman kasi, di ba, dalawa lang yung dentist ang makukuha natin. Lalo na dentista tayo, lahat, tas nagbo-vlog. Isang dentist ang matutuwa sa ginagawa natin kasi ine-educate natin sila. At yung dentist ang mabubwisit sa'yo. Kasi feeling nila pag pumunta daw sa kanila yung pasyente, ay, sabi ni Doc Sassy, ganito, ganyan. So, meron at meron din naman na iinis. So, wala lang. Hindi na lang papansinin. Hindi papatulan. Hindi naman lalaki, di ba po? Ako rin, ang number one comment, negative commenter ko, dentista. So, sad din kasi in-expect mo, di ba, tulungan kayo, ganyan. So, support pero, ka. Pero ano naman bago ko naman i-post, kailangan talagang, pinapacheck ko pa sa ibang tao. Kaya bago ko makapag-post, dalawang linggo kasi check ko pa yan, papacheck ko pa kay ganyan, proofreading, tapos tsaka lang namin ilalang. Although yung batas na cyber libel, medyo broad yung scope niya, yung Republic Act 10175 yan . Kasi kung di niya natatanong, ano po ako, prosecutor. Oo, so kami yung nagpo-prosecute ng mga cases, especially criminal cases, mga ganyan. At yung Philippine Dental Act of 2007, yata, yes, that amends the... Ang dami ng batas diyan. So, magre-resolve din yan sa yung mga malpractice, di ba? May fraud or conduct of unbecoming. Di ba? Yung mga... Lalo na kung nagbabas sa'yo, Doc, kapa mo doktor, tapos wala namang ground. So, papasok yun sa conduct unbecoming. May violation dun sa ethical standards niyo sa dental medicine, which I believe meron naman kayong Philippine Dental Association that will take charge para makakaya naman yung tinatawag natin na preventive approach, na pag-ayusin muna kayo kaysa naman magkasuhan kayo sa korte o sa PRC para matanggal lang yung o ma-revoke lang yung license, di ba? So, yun yung ginagawa ng lalo na yung association natin to prevent the, kasi kahit sabihin mo na nagkasuhan kayo, nanalo ka, Doc, siya natalo, kasiraan pa rin ng na association So andito yung association natin to prevent safeguard this from happening, safeguard yung integrity
tsaka yung profession natin. Whether you're a dentist, whether you're veterinary medicine, or sa amin, sa lawyer. Kaya kung yung mga kalabang ko na lawyer, yung konti kami magsuntukan doon sa korte. Iko-contempt kami nandiyan, ikukulong kami. Sabi ko, Tony, sa labas na lang tayo para hindi tayo makita. Huwag na mag-share, huwag dito. Kasi dito, parang pinapakita mo lang na hindi kita kasi, alam mo na hindi kita masusuntok dito eh. So doon tayo sa labas. Hindi naman, hindi ko mapayag. Attorney, may narinig ako eh, dahil may public figure tayo dito. Parang may sinabi before na pag in a certain public figure ka, hindi na gumagana yung libel. Hindi ka na pwede mang kaso ng libel sa mga tao. When you say public figure, ano po yan? Karamihan government. Government, yes. Oo, pero kung si Doc, yung influencer, vlogger, ano pa rin siya, andun pa rin yung private nature. So pwede pa rin siya mang... Pero totoo ba, pag public figure ka, hindi ka pwedeng magdemanda ng libel? Hindi, pwede naman, kaya lang medyo mahina. Yung, lalo na, kunwari, si Enrile. Public figure yan eh. Di ba, ang dami na... Dinas siya, tinira siya. Parang wala siyang karapatan kasi siyempre public property siya eh. Government property. Kumbaga... Siya nagligay ng sarili niya. Patlin ha, alam mo na yan. Na iba yung di ka public, pwede mag-demand. iba yung public figure na si Doc na because she became famous because yung pagiging pagbablog niya. Iba yon. So siya, pwede pa rin siya magdemanda ng mga... Yes. Lalo na kung, ano yan, it falls under cyber libel. Lalo na yung pagbabas sa'yo na medyo foul na magnanakaw ka, etc. Ganyan, di ba? Ano yon? Libelous din yon. If it's done through ano, social media. Kasi kung done naman yan through an article, literally libel yan, di ba? Pero kung soft copy lang o yung mga ganyan, cyber libel kung tawag mo. Pero pag tinira ka ni, kunwari, ni Doc Bong sa dito, kasi ano to, broadcast, literally libel yan. Diba? Eh paano kung within the profession? Kunyari, within PDA lang kayo, within the association lang kayo, may group chat lang, may page lang kayo ng mga dentista. Tapos naninira ka ng ibang dentista doon sa page lang na yun. Oo. Pasok pa rin po yun. Pasok pa rin. Sa cyber. Pasok ka pa rin doon sa... Yung audience? Violation ng ethics nyo. Ethics. Paano kung officer ng Philippine Dental Association tapos sisiraan mo? Kasi officer siya. Parang figure. Hindi kasi daming ganyan. Di ba halos lahat ng... Lahat ng organization, national organization. Hindi mo mawawala yan. Hindi mo mawawala yan. Nursing nga parang pito ang national organizations. Kasi biyak siya ng biyak ng biyak. Dahil away ng away. Pero katulad nung sabi ko, Doc, yung mga association, private in nature yan eh. Pero kung naging ano ka na, chairman ka ng board of dental. Naging president ka, gano'n. O kaya yung ano lang, yung board, di ba? Meron kayong... Board of trustee. Ang tawag nito, yung dun sa regulatory board. PRC. PRC. Di ba? Dental regulatory board ka. Government na yan. Government na yon. So, public figure ka na. You're considered a public figure. Kahit sabihin, ay, kurap talaga itong si Attorney Jerry. Na dentist pa naman, tapos lawyer pa, kaya kurap yan. Chairman ako ng Philippine Dental, yung board mismo. PRC board. Hindi ko pwedeng sabihin na, binash ako, ganito ako. Kasi public figure ako. You're open for publicity, ganun ba yun? You're open for criticism? Kasi normal lang na makriticize. Kasi open, kasi? Kasi normal lang makriticize. Hindi naman. Basically, public figure ka. You're open for for scrutiny. Yung definition ng public figure na medyo yung cyber libel mahina sa'yo. Kasi kailangan din talaga makriticize sa mga politiko. That's correct. Kasi kung bawal sila i-criticize, hindi mapapansin yung mga mali nila. Sige.
Doktora, meron ka na bang instances or experience na may mga bashers ka na talagang sumagad sa sa ano mo, sa sabihin mo, sa pasensya mo? Yung medyo bastos so, na ganyan, wala naman. Wala naman. Wala naman. Excuse pa naman. Patay sila kay Jan pagka. Tingin ko ano lang, siguro careful lang din talaga. Kung sa tsaka, content mo, mga ganyan, sa sa kilos mo din. Careful lang din talaga. Nasa sayo lang din. Kasi panakita mo rin yung page ni Doktora, very wholesome, very professional, and very very humble. Mahihiya ka na mag-ano yun. Okay, no? So, pagka-arte ni Doktora, hindi yung ma-arte na nakakainis. Sassy. Sassy. May ganun tayo, may parang hindi. Ayun dito, kita nga natin dito sa atin, ano, may mga bumabati dito, si Miss Joy Cruz, no? OMG Doc Sassy daw, tsaka si Chrissy Navarro, Fajardo, mga dentist ba ito? Yes, at ito si Dr. Jeffrey Montoya sa Migi, ang mga ka-vlog natin yan, mga nagwa-vlog din yan, si Dr. Jeffrey, mega shoutout sa iyo, and si Dr. Jopi Apumason, ay si, ano, si BFF, Jopi Apumason. May tanong siya, paano po aksidente na nagamit yung video, like di po inakala na magte-trend, may kaso din po ba yung ganun pag nag-viral? And paano po if ang paalam naman pero, nagpaalam naman pero nainis ang owner dahil mas nahigitan pa yung pagpo-post niya kasi doon sa may-ari? Well, kailangan muna, may registration muna yan sa IPO, yung Intellectual Property Office eh. Mm-hmm. Diba? Whether it's a... kasi kung wala, wala kang protection. Mm-hmm. Sino ang magpo-protect sa'yo? It should be the government, di po ba? Mm-hmm. So, not necessarily, ikaw unang nag-post, ikaw na yung owner ng video? Not necessarily po. Kasi kailangan may registration yan na ito, ano ko, si Sassy Doctor, kunwari. O, di, kailangan may registration. Sa na, bawat video? Ba yan, sa patent parang na? Ganun. Bawat video or basta pinost nung channel na yun? Yung kung ano yung... Baka for the namesake. Kunyari, yung Sassy Doctor. Yes. Iyan mo talaga na yung program. Intellectual property rights ba yan? Yes. Yung page mismo ang i-register mo? Yes. At saka yung ano mo, yung title mo, kung ano, siya, ano ka. Halimbawa, Sassy Doctor. Yan. Lahat na ipong si Sassy pwede... Doctor, may rights na yan. May rights na. Iba pa yan sa trademarking attorney? Oh, ayan. Iba pa. Similarly, similarly si Tita dyan. Kasi yung trademarking. Pwedeng gayahin yung dukar. Patenting. Branding. Diba? At branding. Oh. Yes. Oh, tatlo yan. Tatlo po yan. So, i-re-register mo lahat po yung tatlo. Para okay. At least ginawa mo ba yan, continuous na program or whatever you call it, yung lahat ng mga videos mo, yung execute mo doon, ano na yung protected na. Yes. Yes. And that is mahalan ba yung ganyan? 50 years. Malay yung konti lang po yun. Konti lang. Hindi natutunan tayo. Hindi, no? Hindi magagalo yung patas mo dyan. Dami na ako nung videos ko eh. Pinuputol yung pangalan. Kasi hindi ko na yung pangalan dun eh. Pwede ka magka impeachment eh. Diba? Halimbawa, kunwari, ito. Ika nga ko sa picture. Product mo to, naging famous ka na dyan. Tapos ako naman, kukumpetensyaan ko nga ito si Doktora. Sassy din ako. So, hindi ka nakapag-register. More sassy. So, hindi mo ako pwedeng sabihin na, ano ko yan eh, branding ko yan eh, trademark ko yan eh. Anong basis mo na trademark mo yan? Hindi, matagal na akong ganyan. So, naka-register ka ba? So, galing, butin dito siya to. Para ma-register na yun. Ayun, Bukas na, gabi na eh. Ano naman po yan, Doc? Online, pwede na. Pwede na, pwede na, ngayon na. Online pala, mamaya, pwede na. Actually, Doc, pati yung ano mo eh, yung logo mo, kung may, hindi ko pa, sorry, Doc, hindi ko nakita pa yung ano mo, yes. Yung vlog mo. Pero kung ano man yung ano mo doon, yung, siguro yung webpage mo, pwede mo i-register yun eh. Yun mismo. Na every time, parang dito sa account natin, DWIC, Tambalang Magkukuyang, meron palang ibang program din, DWIC din, Tambalang Magkukuyang. Eagle pala yun. Tambalang Magkukuyang. Magkukuyang. Registered ka, pwede ka naman demanda ng manggagaya sa iyo. Yes, infringement ang tawag. Kasi may rights ka na, parang may intellectual rights ka na din sa entity na yun. Royalty. Parang ano din po yan eh, in simple way of saying, ito, property mo na to, di ba, whether it's a chattel or a real estate, kailangan, di ba, nakarehistro sa Register of Deeds. Pag hindi kasi, wala. Pero anong kailangan mong proof para mag-register? Or sasabihin mo lang, basta wala siyang kamatch,
pasok na siya, parang yes, gano'n. Yes, yes. Different pa po yan sa DTI? Or yan na rin yun? Hindi, yung DTI kasi, yung business. For purposes of making profit. Mm-hmm. Ito naman, patent. To protect your name. Uh-huh. Yung ginawa mo. Sa si doctor. Intellectual. Ayun, mabalik tayo dyan, doktora at saka attorney. Tama. Paano ba talaga legal way magsimula ng isang may, vlogging? Ano? May use pala ako dito. Yeah. Wala ako use. Hindi, kasi paano ba talaga? Tulad yan. Mamaya mag-vlog na rin ako. Diba? Paano ba magsimula? Do I have to apply for DTI first? Do I have to have a business permit? Do I have to have a my own yun sa patent? Siguro, kung sakali. Siguro, Dok, pag na may ano ka na, diba? Yung may bayad na, diba? Para, yes. No? Pwede, that's the time you apply. Kasi, pag nag-apply ka rin. Ah, may BIR ka. Nag-i-issue ka rin ng resibo. Yes, may OR. Kasi wow. Yung mga brands, very professional talaga sila ng OR. Even though na they're given free? May bayad din. Ngayon, hindi na siya free eh. Dati ex-deal eh. Ang ex-deal, di ba? Dati. Dahil meron kang, may numbers ka, may eyeballs ka, so may followers ka. So, doktora, ito yung produkto ko, baka pwede mong endorse. So, they're giving it for free, right? Para for you to endorse it? Some of it na. Hindi ko naman sabing most of it. Some of it dati, na. Dati, ex-deal, nung bago pa lang. Starting ka, libre. Sige, send ko to sa'yo lang ng pagkaibigan. Send ko yung business ko sa'yo. Pa-shoutout naman, libre. Okay lang. Pero kasi with, pag nag-handle ka na ng big brands, like mag-name ako ng a few, okay lang. Yeah, of course. Like Avon, yung mga big brands sa Mullen Low, Close Up. Pakipadala ng sponsorship letter to, ha? Magbaya. And then, nire-record na mag-OR. Yes. Yes. Or else, hindi sila makikipag-work with you. Yes. Kaya ako talaga, for the past, last year, yan talaga, niregister ko talaga yung sarili ko sa BIR. Tapos, bago kasi siyang branch of BIR, meron talagang for social media influencers. Yes. So, talagang kailangan i-register. Tsaka lang na if may YouTube ka, kasi ngayon medyo mahigpit na. So, si YouTube mismo, nagde-declare na siya ng sales niya or binibigyan niya. Ganun meron, Doc Arky. Nahihigpit yata si Doc Arky. Doc Arky, nagde-declare ka ba? Buwang may kakatap sa akin. Itago na lang muna natin siya sa pangalang So, Doc, ano bang difference ng influencer at saka vlogger? Actually, ako, Doc, kailan ka matatawag na influencer? Kasi parang feeling ko pag influencer, mga artista ka na, vice ganda, ganyan, simple mag-post ka ng lipstick, bibili sila lahat. Parang nai-influence mo talaga. Kaya naman siguro, ang ginagawa mo Siguro ako nasa vlogger pa lang. Nag-share lang talaga ng experiences. Vlog nga. Write or vlog man video. So, share of experiences, reviews talaga, or lifestyle. Pag influencer kasi parang ang bigat. Parang hindi ko matawag yung sarili ko din na influencer. Pero paano mo masasabing influencer ka? Do you have the certain numbers of followers? Wala naman actually. Kasi dati talaga influencers. Tapos ngayon nagkaroon ng connotation na ang pangit pag tinagong influencer, mukha kang pera. So ngayon meron ng content creators. So yun yung bagong term niya ngayon. So content aside creator. From influencer, content ikaw, creators na kami. Ikaw, Doc Arky, ano ka ikaw? Ha? Ano na ikaw? Content creator. Trying hard. Di influencer kasi parang nai-influence mo na majority of the population. So nasusway mo sila. Vice ganda, sabihin mo, pumunta kayo dito, pupunta tama. Sila. Parang may buying na power. May power to convince. Hindi yung nanay mo lang yung mapapabili. So, doctor, yung vlogger is basically more of a parang ni-review mo lang and then bahala kayo kung gusto niyo pumunta or... Medyo siyempre may konting tinitweak mo na para pumunta talaga sila, no? Yes, parang tingin ko lahat nagsistart as a vlogger. Kasi B is for sulat, V is for videos. Mm-hmm. So, vlogger, nagsisimula lahat. Tapos siyempre, kapag tumaas na yung reach mo, or talagang isang post mo, oy, ang sarap na ito, tapos magulat ka bumili lahat, or na-sold out. Yun yung feeling ko, yun yung influencer level na. Tama. Okay. Trending every time may trending. Actually yung sumunod sa atin yung trending anong show yung trending? Hindi ko masyado. Hindi yung trending trader. Hindi trending na tayo. Na trending na yun. Trending na yun.
So, eh, makakausap po si doktora pag naglabas na ako ng produkto ko sa small animal product. Pero ikaw, doktora, nasabi mo yung goal mo kanina. Pero tingin mo, anong magandang goal pag mag-uumpisa ng vlogging ngayon para sa mga umpisang vloggers? Mostly talaga self-experience. Mm. Kasi parang if magsa-start ka tapos bias ka na, like may brands ka na kagad, parang imposible din. Kasi yung brands mismo, bago silang mag-top sa'yo, hihingi sila ng stats ng accounts mo, yung insights ng, let's say, Instagram, sinasend namin yan. Tapos saka sila magde-decide if gusto nilang mag-work sa'yo. Oh. Comments, views, likes, mga ganyan. Tapos asan yung mga nag-views, kasi may, alam naman natin, may iba bumibili ng likes and followers. So, titingnan din nila if yung country of likes and followers ba nasa Philippines. Yes. Kasi baka mamaya nasa ibang bansa. So, I think to start talaga, self-experience. If mayroon, di ba, may mga nag-vlog like yung buong araw lang nila, a day with me, mga ganyan. So, parang spark lang ng brand awareness. Or kasi with influencers nga and vloggers, ikaw na yung brand eh. So, kailangan maging aware yung ibang tao sa presence mo. So, yun. Yeah. Kasi ako nakikita ko yun sa mga ano, sa mga YouTube, nanonood yung mga anak ko yung Korean, no? Grabe, simula maligo, mag-prepare ng breakfast, yes. Pero grabe, sobrang millions na yung views. Naka-tumbok sila, no? O talaga, tapos, yun nga, makikita mo lang, ilalabas na doon, may konti yung anong coffee yung ginamit, anong, yun na, bibilhin na ng mga tao kung anong coffee, kung anong kinakain nila, yun na. Grabe. Influencer na yun. Pero wala man silang ginagawa, basta in the daily life lang, tapos maligo, lalabas, kung anong susuotin na sapatos, bibili rin sa sapatos na gano'n. Pero ang napansin ko sa mga vlogger, yung dapat hindi pera yung una mong habol. Mm-hmm. Mahalata ng ano, yes. Audience mo yun. Mm-hmm. Na kung bakit ka nag-vlog, kasi gusto mo yung kita ng vlog. Mm-hmm. Pag hindi passionate yung gawa mo, hindi mo na-enjoy, parang ginagawa mo to kasi parang alam mo magkakapera ka eventually. Nahalata ng viewers yun. Kaya tingin mo si Doktora, feeling ko hindi niya sinasadyang maging vlogger talaga na. Dahil hindi niya sinasadya. Doktora, ano yung pinaka, sabi mo, pinaka-modest na nakuha mo sa pagbablog? Pwede ko kayo sabihin. Oh, okay lang. At least for the, ano, for the... Para ma-inspire yung ano. Pwede kang magmura dito. Napaisip ako. Hindi, at yung sabi mo, napaka-modest at parang hangga, until now, hindi mo nakakalimutan yung na-achieve mo or nakuha mo. Pinaka-grateful. Yun. Ano ba yan? Amount ba? Pwede. Amount. Pwede. Oh, sige, ganito. Isang amount, isang in-kind. Mm. Siguro yung amount like pinakamalaki talaga na kaya mong kunin 50,000 isang TikTok video. Wow. Talaga, ilang minute, ilang seconds lang yun. 1 minute video. 1 minute. Ano yung anong TikTok video na yun? About oral health yun. Hindi ko sure kung pwede ko sabihin yung brand kasi baka bawal. Kasi ano yun eh, like contract yun, bawal namin. Papadala natin ng ano, ng sponsorship. Yes, kasi sa contract bawal i-disclose yung ano, yung price and yung brand. Yan dyan si Ator. Kung hindi, samabit na tayo. Masama na, contract. Pero yun yung ano, like as low as 5,000, meron mga nagbabayad. 5,000 per photo, mga ganyan. As high as 50,000 or more. Wow. Ako naman, diniscourage ako ni Willie Ong. Willie Ong. Sa kasi wala siyang tinanggap ni Isa. Mm. Oh, pero okay lang naman daw, sabi niya ganun. Parang siya lang, yun lang yung prinsipyo niya. Mm-hmm. Eh ako, nag-aantay lang ako, pero walang doon. Hayaan mo doon. Pili majority kasi, dental products. Yes. Okay. Pero kasi sa dentist, kami dentist, bawal kami mag-refer ng bawal kami mag-endorse ng medicine. Yes. Sa ethics namin yun. Bawal even, talaga even prescription. Correct. Sabihin ko, may pinamic acid. Ito, bawal magandang brand. No lang brand. Bawal yun sa ethics namin. No branding. No branding. Kaya si Doktora, pwede. Kasi iba, mga Avon, hindi related sa ethics. So, actually, yun yung problem ko before. Nung first time nag-top yung isang oral product. Yun, mahirap ko, oral product. Sabi ko, papayag kaya. So, nagtanong pa ako sa PDA, kung ano yung... Actually, ang sabi nila, for as long as pinapalabas mo siya as a consumer, hindi as a dentist. Yes. So, hindi ako nakawala. White coat, hindi ako dentista. So, vlogger ako, influencer. So, hindi siya as, ito yung dentista, ito yung nagre-recommend. I'm a dentist, this is good. Parang gano'n. Hindi pwede. Actually, kung mapapansin niyo, lahat ng commercial ng about oral, hindi dentista lahat yun. Mm-hmm. Or dentist, not based. Yes. Ano yun, lahat yun, artist, actor lang. Actor lang. Oh.
ganun. Pero careful ka din, doktora, doon sa ano, although you did not represent yourself as dentist, pero yes, noon ka, yes, as dentist, mm-hmm, medyo delikado pa rin. Yes, kaya nga po, attorney, nililimit ko talaga yung sarili ko with oral products kasi takot talaga ako. Yes, sorry, yes, kung baka in a way ma-realize ng ano or makot. Pero gusto mo, Dok, ginawa kong style, nag-ano ko, kinumpare ko lang yung mga ano, toothbrush. Okay. Pero wala ko lang sinabi maganda. Sabi ko, ito natanggal, ito hindi, ito ganyan. Mm-hmm. Pero hindi ko sinasabing, ito mas maganda, ito mas ganyan. Hindi, wala namang ano, wala namang litigation yun. Wala namang ano yun. Kasi pero may branding. Nakalagay yung brand. Nakalagay yung brand. Bawal ba yun? Or... Hindi, medyo kanyan eh, tawag dito. Pwede kasing laruin eh. Discriminating. At alam mo na, yung mga galit sa'yo na dentist. Mahanapan ng buhay. Na-realize ko, Dok Arkin, yung sinabi mong hindi pala dentista, totoong dentista yung mga nandun nagpo-portray. Eh, yung doktor pala dun sa isang sabon na mayroong 99%, yung 1% na hindi pala napapatay. Hindi pala doktor yun. Kaya pala hindi mapatay-patay yung 1% na yun. Kasi hindi sabay yung bibig din sa buhay. Ay, ano pala, dubbing na pala. Dubbing, oh. I'm just kidding. As a representation lang naman sila. As a representation. So, pero hindi naman, kasi bawal talaga. Alam ko pati doktor bawal eh. Mm-hmm. Kung di ko natuloy sabihin yung brand ng sabon na yun. Correct. Bawal pala, puti na dito si Kuya Jerry. Sige, no, batiin natin dito. Meron tayong mga viewers dito. Si Bon Jovi Mystica from New Manila Condominium at saka si Nathaniel Hovero watching from Aquaholics Free Diving. Ay, mga grupo ko yan. Ayan, at saka si Miss Mai Lopez Evangelista. Ayun, magandang gabi sa atin mga panauhin. Sana may mag-message kayo dito, no, ng mga gusto nyong itanong habang nandito sa atin ang Dasasi Dentist. Ano, talagang, kasi talagang itong mga influencer, vloggers, no, actually during the last election, sila ang pinupunteriya ng mga opposition na sinasabi na maraming hinire yan na vloggers o maraming hinire na influencer kaya tumaas yung kanilang rating o ano. So isa sa mga ano natin na maganda natin marinig dito kay ano. So aside dito sa mga ano, mapag-usapan din natin kung ano yung mga na-invest mo ba na gamit dito. Yes. Mahal ba mag-umpisa ng vlog? bago natin sagutin yan. Yun, bago natin mag-sagutin yan, no? Break muna tayo. Connect! Tambalang magkukuyang! Ngayon, nagbabalik na sa ating show na SCWC Connect, Tambalang Magkukuyang. Okay. So, ngayon, magbalik tayo sa ating mga katanungan, ano? Bago natin magdagdag tayo ng mga katanungan natin, Doktora, baka meron ka mga gustong batiin. Batiin muna sila. So, first, hello sa Sassy Fam. Oh, ang aming mga Sassy of the Sassy. From our family ko, Navarro and Bunke family. And yung dog ko. Pauwi na ako. Ito na ba? King siya. Sepunks. Sepunks. Anong pangalan ng dog mo? Dior. Dior? Dior. Perfume ba? Susi. Sassy. Balik tayo sa tanong. Okay, balik tayo sa tanong natin kay ano, kay doktora, no. So aside dito sa pagiging vlogger, influencer, ano pang ibang social media na ginagawa mo? Meron pa ba? Ano ba 'to? Does this also involve yung Twitter ba 'yon or iba pang ano? 'Di ba? Ano pa bang ano mo? IG, TikTok, YouTube, website. May Facebook. So, kasi I started talaga blog, writing talaga. So, yun talaga yung passion ko, magsulat. So, I started sa website and then slowly, nagkaroon ng Facebook page kasi nga, nag-request na ng mga dental tips, mga ganyan. So, I shared din dental tips sa Facebook. Tapos, it was last year nung in-invite na ako ng TikTok to be their educators. Tapos, sabi ko, why not nga start ko yung YouTube ko. So, yun. So, I started my YouTube then. Although, hindi siya ganun ka-active. Mas active ako on TikTok and Facebook and Instagram talaga. Ano ba ngayon ang pinakasikat sa mga yan na mga ano? Social sa tingin mo, I mean on your based on your ano? Sa tingin ko nasa TikTok lahat ng viewers talaga ngayon kasi mostly visual na eh, videos na talaga. So parang gone are the days na photos, na sulat-sulat lang, ganyan. So ngayon talaga video na gusto nila nakikita. Gusto nila gumagalaw. Gusto nila parang nandun talaga sila, kausap kanila. So sa TikTok ano,
the longer, the better, the shorter, ano bang ano dito? Ano kasi bang alam, strategy? Oh, yes, alam ko kasi mga ang sabi ngayon, di ba, attorney, parang yung mga ano, kuya dyan, yung mga parang attention span ng mga millennials ba ganyan or medyo shorter so oh, so ano ba what is your technique na pwede natin ma-share dito sa atin mga future vloggers, influencer or TikTokers? Mm-hmm. Well, sa akin, safe na yung 30 seconds to 1 minute. Mm-hmm. Talagang max yung 1 minute. Kasi napapansin naman, may stats kasi yan. Mm-hmm. So, nakikita mo kung gaano katagal yung retention ng viewer sa isang video. So, makikita mo, paglagpas ng 1 minute, mababa na. So, syempre, it's a sign na, okay, ayaw ng viewers ko ng more than 1 minute. So, i-chop ko. Like ako, sa TikTok ko, meron ko na, needs about teeth whitening part 1. So, may ganon. So, may part 2, may part 3. I-chop mo na siya into different parts. Pero nanonood pa ba sila sa part 2? Or bumaba ba rin? So far naman, okay pa din. Consistent pa din siya. Nanonood sa part 1, nanonood na ng part 2. May bitin. May bitin na ng course. Depende pa yung paano puputuli. Correct. Paano pa ako sa YouTube? 12 minutes? 9 minutes? Ganun talaga eh. Meron din ganun. Meron din sa vet med naman. Si Brad din yun. Brad din. Mason din siya. Kuyang din. Ang ano niya is more on procedures namin. He's also an ortho surgeon. So inaano niya? Ang dami din views talaga lalo na pag hindi squeamish yung actual. Oh, actual talaga, naragaan talaga. Mm-hmm. Hindi ka pwedeng dong ano, hindi pwedeng kulang-kulang yung gamit mo, nakakahiya kasi mapupulaan ka talaga tapos yes. Kulang ka sa tawag dito sa aseptic technique. Yes, yes. Mm-hmm. Ano na 'yun? Makita mo yung mga comment ng mga know-how. Oh, bakit ganyan yung ano mo, yung scrub mo? Bakit ganyan? Ba't hindi ka naka-ano? Proper scrubbing ka ba? Yung mga ganun. So, mga ano lang, papansin nila. Sabi ni Doc Ed, pag magandang babae pala, guess, napakabait sobra ng mga ate host. Si Doc, ating urologist natin, si Doc Ed. Yung urologist natin. Pero, pag siya kasi ano eh. Hindi niya na panood yung ibang segment natin. So, pero meron tayo tayong katanungan, no? Nagaling kay Joy Cruz para kay Doc Sassy, no? Ano po ba ang tamang pagkasunod-sunod ng oral care? Hindi na to about ano, pero tanong to para sa iyo, kaya nasa iyo to para sagutin. Na-pressure ako. Dalawang dentista dito. Walang may test. Ako personally talaga, floss, toothbrushing, and then mouthwash. Mm-hmm. Kasi parang floss, tanggalin mo muna yung mga nakasingit-singit mm-hmm. para pag toothbrush mo, talagang, alam mo, mapasok yung fluoride mm-hmm. sa gums. Kasi if may nakasingit pang, let's say, kanin dyan, mm-hmm. tapos nag-toothbrush ka na, tapos saka ka nag-floss, wala na rin siyang silbi. Mm-hmm. Baka yung kanin lang yung na-toothbrush mo. At lalo pa siyang pumasok. Bagong ano ha? Inote ko yan ha? Dati yung iba, baliktad eh. Huling ginagawa yung flossing eh. Parang natutunan ko yun sa isang dental client ko mm-hmm. before. Like talagang mm-hmm. may video sila, sinasabi nila, flossing, brushing, and then mouthwash. Mouthwash. Mm-hmm. Meron naman sa amin, Doc, ang mouthwash, ano lang, adjunct. Selective lang. Meaning, you don't do it after brushing. Mm-hmm. Kasi natatanggal mo yung fluoride na iniwan ng toothpaste. So, parang magma-mouthwash ka lang pag hindi ka makapag-toothbrush. Parang ganun. Pero may question dito. Pag after mo daw ba mag-mouthwash, kailangan mo pa mag-rinse ng water? Hindi. Para ano? 30 kasi seconds. May sting yung mouthwash. Yun talaga maganda doon yung effect noon. Yung sting talaga. O dapat iiwan mo yun doon. 30 minutes. Walang kain, walang tubig. When you say mouthwash, dog, ay, siyempre, hindi ko rin nga yan eh. Di ba? Puro. Walang puro. Yung ayun, delikado pala. Warning lang kasi may mga brands na akala mo, puro mo siyang mumumog. Mm-hmm. Pero nakasulat, dilute. Mm-hmm. Ah, okay. Kasi pag binumog mo yung puro, may friend ako na muti yung dito niya. Mm-hmm. Nasunog siya. Actually, ang lakas din niya kasi nakaya niya yung puro. Sobrang, ako naman, ang sabi kasi, nagkakaroon ako parang windburn dito sa side. Mm-hmm. White. Yun. Ang sabi sa akin, wag daw ako mag-toothpaste ng white, yung high in fluoride. Kasi yung nagkukosto ng ano, sa akin. Pwede ka nag-mouthwash? Nag-mouthwash ako. Nag-toothwash ka naman. Actually, ito, ewan ko kung ano. This is my ano. Pagka ikaw gigising ka ng madaling araw, nagtutoothbrush ka ba kagad? Di ba, hindi naman. Mag-gargle ka lang muna bago bumalik, di ba? Yun lang. Yun ang, mali ba yun? Matanong ko sa mga dentista. Mali ba yun? Yun nga, pag maganda, gargle muna.
bago mag-toothbrush. Mm-hmm. Lalo na after eating, hindi totoong... Pag maasim ang kinain mo, huwag ka mag-toothbrush kagad. Kasi may acid pa yung ngipin. Lalo nga. Parang minoriatic mo, tapos binrush mo pa. Mm-hmm. Okay. So, magmumugka muna ng water bago ka mag-toothbrush. Para matanggal yung acid na kaya. Orange, suka. Eh, yung concern ko kasi... Eh, yung sobrang hilig ko sa mga sour food, umaatras yung gums ko. Yes. Mm-hmm. Yung nagiging highly sensitive siya. Yes. So, aside, mag-antay ka ng 30 minutes para mag-rebuffer yung lawa. Masarap pa naman, Doc Arkin, nung yung hilaw ng mangga, tapos bagoong. Diba? Tapos na pagkakain mo, mumug tapos ka inong ka naman labig na tubig. Ngilo. Ayun. Tinitake note ko yan, Doc. Teka, babati muna. Pa-shoutout daw kay kay Coach Empoy Salvador ng Aquaholics. Patambay muna ako dito. Okay, Coach Empoy, ano ka lang, PM ka lang ng mga questions, especially sa guest natin, mga dentista. Eh, actually, isang dentista, yung ano, ano to eh? Tawag ito, mga co-anchors natin to, mga to. Ano pa ba? I would like to say hi kay Mami. Yung aking ano, yung ano, presidente ng fans club ko, si Mami Carol de la Cruz. So watching. Mami, thank you. Thank you sa support. Yung kapitbahay ko, yan, tingnan mo lumalabas. Sila Chris Estacio, tsaka si Carlos, ano, si Kuya Kaloy. Nono din ako. Doc Sassy, may tanong ako. Yes. Paano malaman kung kailan sasagot sa comment sa hindi? Kasi siyempre, hindi naman natin kayang sagutin lahat. Yes. Eh. Thousands yung comments. Ako, isang buhay joke, 3,000 comments. Paano mo sasagutin yung gano'n? Paano, how do you have the time to answer those? Sa akin, siguro may focus ka lang din na social media account. Like for me, Instagram talaga. So, syempre with engagement, chine-check din yun ng brands, chine-check din yun ng mga magta-top sa'yo. So, gusto mong mag-engage with them. Tapos, syempre, when you engage with them, nagkakaroon ka like, let's say kami may Sassy Fam na, may group na. So, nagkakaroon ka ng, hindi man fans, siguro family. Parang ganun, kaya hindi siya fans, family siya sa akin. Group, oo, parang ganun, na nagfa-follow din sa'yo, na susuporta din sa'yo. So, YouTube, alam ko, ang dami talagang comments dyan. So, for me, kahit sa TikTok, tinitake note ko lang. Tapos yun yung isasagot ko or gagawin ko ng video sa next videos ko. So, parang in a way, in-answer ko na lang din sila without going through a lot of comments. Tapos talagang replyan sila isa-isa. Kasi sometimes, pag nireplyan mo yun, Doc, di ba, sasagot lang ulit. So, it goes on and on. So, parang nagkaroon pa na lang din ng consultation sa YouTube. So, yun. So, mas maganda na sa akin, Instagram talaga. I value yung engagement ko sa Instagram. Pero YouTube, and TikTok, tinitake down notes ko. Like, ito parang ilang beses ko nung nakita tong question na to. So, sige, gawan natin ng video. Tama. Pero, Doc, do you edit your own videos? Yes. Mm-mm. All of your videos? Yes. Galing, ha? Kahit na may business ka for editing, you still edit yourself. Why do you think? Personal touch, I think iba kasi mafe-feel nila pag once nag-iba na, alam na nila, ay parang iba na yung atake. Parang hindi na siya yung gumawa. Tsaka minsan kasi it takes a lot of time. Kunwari, ina-edit mo. Tapos ay bakit hindi nakita yung part na gusto ko? Kinat niya yung or hindi mo gusto. Yung, so parang siguro back and forth pa. So bakit pa iba back and forth kung kaya ko naman gawin siya? Although it takes a lot of time talaga. Like, ilihaw ilang hours, you know, or days. Yung pag-edit. Siguro tumatagal yan ng 2 to 3 hours or more mag-edit ng isang video. Ako, 2 weeks. Mm-hmm. Editing ka. So, meron ditong bumabate kay Dr. Kathleen, ano, si Ivy Marie Victa. Oh, Sassy Fam. Ayun, Sassy Fam, ano? So, siguro, isa sa mga pagiging, ano, na maging successful ka na influencer or vlogger, no? Since puro nga meron tong visual, no? Importante siguro maganda ka, no? No? Siyempre. Kaya dumadami yung influencer. Parang si Doc Arky, si Kuya, di ba? Guwapo, kaya marami rin, no? 500,000 ano na yan followers. Kumikita na yan sa YouTube talaga. Hindi ko inattempt yan eh. Hindi ko kaya eh. Trabaho talaga siya. Yun yung nakakalimutan na ibang tao. Akala nila hobby. Pero sa totoo, trabaho siya. Pero hindi, sige. Trabaho siya na ina-enjoy mo. Yan. Ano ba talaga yung napapala niyo dyan? Bakit nyo pinasok yung ganyang ano?
Ayan, it's a question for you. Ah, for both of us. Ikaw muna, Doc. So sa akin talaga, wala. Napilitan. Kasi naging ano siya eh. Kasi parang from shopping. So talagang beauty and lifestyle. Tapos pero to start with, bakit yung shopping? Ba't mo pinasok? Well, yun talaga yung parang gusto ko lang nag-share. Kasi parang yung kasagsagan talaga ng everyone were sharing kung ano yung na-experience nila, ano yung makeup. Tapos yun pa yung time na pwede kang magsabi ng hindi maganda sa brands. Yun yung talagang mga years eh. If aware kayo na 2013, 2014, pag hindi mo gusto yung brand, sige, pwede mong sabihin, it's not fit for me, ganito, ganyan. Ngayon kasi hindi na pwede. Kasi may ano na eh, like yung mga brands sasabihin sa'yo, don't talk about parang negative things na mga ganyan. So yun, so sa akin talaga, it's parang sharing lang. Kasi since mahilig na ako sa Facebook ko nun, mag-share lang ng mag-share. So mostly lang talaga, wala, parang pastime lang. Like shot mo, post mo, parang food lang dati, di ba? Sa Instagram, puro food yung Instagram. So parang picture mo, share mo kung saan. So parang same lang with beauty sa akin. Parang I bought this, I tried this, it works for me, it might work for you. Lalo na dati nung madami akong pimples and everything. So I share my acne's journey din. Talaga? Kung ano yung napakita treatment. Ano yung treatments, ano yung mga nag-swak na products kasi hindi lahat magsaswak for you. So yung mga ganon. Then slowly, nag-request na sila since dentist na nga ako, Doc, bakit ko lang dental tips or ano naman dyan, konting consultation. So yun, so since nag-work nga ako in a dental marketing, so yung ginagawa ko for the dentist before, ginagawa ko na rin sa page ko. So I create visuals, infographics sa sarili kong page. Then dun na, tas biglang may mag-request, Doc, bakit walang YouTube? Doc, bakit walang ganito? Again? So parang, padagdag ng padagdag. So parang ako, oo nga, sige nga, I'll try nga. Parang wala namang mawawala kung itry ko. Tas hanggang sa naging... By demands pala. Oo, naging uncontrollable na yun na yung brands are coming in na hindi mo na makontrol. Yan ang benefit ng pagiging masunurin. Lahat sinunurin. Eh, ikaw, Doc Arky, ba't ka napasok naman sa ano? Hindi, nung una, public service. Wala naman ako iniisip na kita sa YouTube kasi hindi ko naman na-expect na magiging ganun akong mga vlogger, ganyan-ganyan. Kasi nang nagka-pandemic, nahirapan kami mag-explain sa pasyente. Dahil yung mga pasyente, as much as possible, gusto namin, maikli lang yung time nila sa clinic. Kasi baka makahawa siya sa amin or makahawa siya ng ibang pasyente. So, niligay, gumawa ako ng mga videos para pag, kunyari, pag yunutan kita, panoorin mo na itong video na to. Hindi na kita kailangan kausapin. Or, bago ka pa pumunta sa clinic, alam mo na yung mga pagdadaanan mo para, uy, hindi pa pala ako pwede kasi pagod ako, hindi ako pwede magpabunot. So, hindi masasayang yung time nila or may expose sila sa virus. Kasi iba, grabe yung virus dati. Di ba? Pag umalis ka ng bahay, pag uwi mo, kailangan hubad mo mo lahat. So, para maikli yung time, yun yung naging reason ko ba't ko ginawa yung YouTube. Hanggang, nag-click, edi, tinuloy-tuloy ko na. So, to cut the story short, kinataman si Doc Arky magpaliwanag. Manoorin mo na lang. Andun, hanapin mo sa YouTube ko. So, hanapin mo sa YouTube. Ito yung link. Panoorin mo. Bye. Alright, Kapitan Braces. O, ito, off-talking sa YouTube. Yan. So, I guess si sa'yo, ano, doktora, ito nung, ito ang sabi nga ni Doc Arky, no? I guess, ikaw rin itong pandemic, since we are just mostly indoors, no? So during that time, ang dami mo siguro na post na mga ano mga information and then video. So ano ang pinakamarami mong basically ano ba? Should we call it products ba or infomercials ba? Ano ang pinakamaraming ginawa mo during the pandemic? Oh, parang hindi ko nakikip track 'yun. Was it more of dental or more of like yung sabi mo nga mga beauty products and siguro it's a mix na. Mix. Pero kasi nung pandemic din, nung nag-start yung pandemic, since syempre nag-close yung dental clinic kung saan ako nag-work nung time na yon. So nag-offer ako, alam ko dito ako na-bash before, pero sige, i-up natin. Na-bash ako for giving free online consultations dun sa page ko. So I was helping noon, tapos sabi nila, bakit ka nag-online consultation, hindi mo nakikita yung ngipin. Pero I think most, especially, yes, or... oo. Nung pandemic na yon, medyo naging... parang, ito yung gusto kong, parang vision ko with my brand na tumutulong din, hindi lang naman beauty and ganyan. So kasi nung pandemic din, nawala din ng konti yung mga brands, nag-step back din sila ng konti. Kasi nga naman, di ba, sinong bibili nun? Lahat uncertain. So walang buying power kahit sino, kahit artista nun, hindi makapag-advertise ng pangmalakasan. So with me nun talaga, nag-focus din ako with dental, yun nga, yung TikTok ko, yung free consultations ko, to the point na minsan 2 a.m. may nag-chat sa akin na, Doc, nag-non-stop bleeding ako. So, mapapatayo ako. Tapos, okay, pwede ba tayo mag-video call? Tapos, pwede kang pumunta ng ER kasi walang home remedy for that. Like, talagang non-stop bleeding.
So yung mga ganon, and then marirealize ko, ay, sabi nila, walang masasakyan, sobrang layo nila to the hospital, yung mga ganon. So talagang nag-start, like ngayon, if nakita niyo yung Sassy Dentist page ko, ang lahat ng reviews ko, mostly about the online consultation. Kasi talagang nag-offer ako ng free online consultation, mabash pa ako or not, wala na akong pake. Kasi di ba, parang it's a help na lahat ng dentist nun close, wala silang mahanap na dental clinics by that time. Tapos walang masakyan. Yung iba pa, meron pa nagsabi sa akin, nagdikdik ng onion, ginawang juice, nilagay sa toothache niya. Oo, so sabi ko, tanggalin mo yan kagad right now. Kasi hindi ako makatulog. Oo. So ano pa ako, hininga mo? So right now, ano naman ang pinaka main, what's your main thrust in your vlogs and also, ano, is it still about dental? Yeah, or siguro, about more it's of a mix pa din. Mix 50-50. Hindi ko masabing talagang purely dental. Kasi sabi ko sa sarili ko, siguro magpo-pure dental ako if may sarili na akong clinic. Kasi ang hirap na nasa kama ako, nasa bahay ako, tapos nagtotalk about dentistry ako. Parang hindi siya appropriate. Mm-hmm. Or parang, di ba, parang sabi nila, nakakroma ka na lang lagi. Yung mga ganyan. Mm-hmm. Sa TikTok, ganun eh. Nakakroma ka, naka-green skin ka. So I think yung dental talaga sa akin, like magpo-focus ako sa kanya if meron na akong clinic. Kasi ang nakakahiya din, nung dati nagti-TikTok ako saan ako nag-work, nakakahiya din kasi syempre workplace siya, tapos doon ka nagti-TikTok, di ba? So hindi magandang tignan. So sabi ko, I think pag may sarili ka ng or akong clinic, tsaka akong magpo-focus on dental. Pero Doc, paano nakatulong yung vlogging mo sa dental practice mo? I think hanggang ngayon, like, talaga nagsasabi sila, Doc, pwede ba mag-clinic ka na? Like, gusto ko talagang magpunta sa'yo, mga ganyan. Like, parang sabi ko nga, hindi pa naman ako dentist-dentist na talagang, like, nagsashare ng procedures. Pero may gustong pumunta about sa akin. Like, sa Tomas, nung nag-work ako doon, talagang pinupuntahan ano ako ng mga, yung clinic niya. Sa kanya. Siya ang lumakas. So, yun. So, nakakahatak din ako ng personal patients. Like, pumupunta pa sila from Bulacan, Batangas. I guess I mean same din yan with attorney, no? Kasi kung kampante sa'yo yung client mo, magre-refer talaga sila sa'yo. And then if you can explain it to them, na, di ba, na kung ano yung, like, yung case nila, then, yung willing ka makinig, eh, yung nakikita na ano, andun ka para pakinggan sila, pupuntahan ka talaga. Paminsan, kahit hindi nila alam kung magaling ka or hindi, yung alam nila mapagkakatiwalaan, yung personality, yung personality ang hinahanap nila, not necessarily the skills. Yes. Parang, ito yung doktor na to, magaling mag-explain, okay, mabait to, nakita ko yung mga vlogs na to. I hope I could say on my disposition, kasi mahirap pa na, kausapin yung pasyente ko eh. Oy ka ba? Oh, ano? Masakit pa? Diba? Kidding aside. Sa amin naman kasi is more on, ano, if you could establish a good relationship sa kliyente, we're treating the patient, but the client, so doon mo ipapaliwanag syempre yung mga, ano, yes. the only problem kasi, kaya nagkakaroon ng problema yung mga veterinarian sa mga clients nila is they couldn't communicate what's happening sa pet nila sa in layman's term ng kliyente. So bakit kunyari, Dok, ano nangyari sa aso ko, bakit nagkaroon ng ganito, ganyan, if you couldn't explain it briefly and maintindihan in layman's term ng kliyente, ang nagiging sisi palagi, incompetent yung veterinaryo. Hindi niya alam kung ano nangyari sa aso ko. Okay, diba? So nangyayari lang naman ang problema sa amin pagka hindi maganda yung relationship doon sa kliyente. Ayun. So alam mo, napaka bilis ng oras, ano, malapit na matapos yung ating segment. So Doc, message. Any message, you know, of advice or ano bang ano, violent reaction words, no, na pwede mo mabigay sa atin mga tagapakinig sa radyo at saka mga nanonood sa Facebook Live right now? Ayun, so for me talaga, kung passion mo mag-share, passion mo to educate other people, hindi ka mapapagod. So same naman din with dentistry, kung meron dyan. Kasi for sure, the Sassy Fam, yan yung mga gusto mag-dentistry din. Mostly sa kanila are dental students. So sa akin talaga sinasabi ko, kung gusto nyo maging dentista, kahit anong hirap niyan, dahil it will be really a rough road for everyone. Hindi madaling maging dentista, bulsa man or utak man, hindi talaga madali. So if you're really passionate about something, walang makakapigil sa'yo. Just do everything you want. Napakaganda. Napakaganda. Ayun. Mga batiin. Gusto mong batiin, doktora?
Sassy fan pa din Sassy na laging nandyan. Kahit nasan ako, mapakungo live stream or kahit saan yan. So, Sassy fam, yes. Sana i-like and share nila tong ano na to. Sassy fam, like and share nyo daw kung natanggal kayo. Baka pwede nyo i-share para ano, mas ma-reach yung ano, mas maraming ma-reach yung ano. Yes, so, yung mga ano din, yung mga talagang iniidolo ka, no? Gusto rin nila maging influencer or vlogger, no? Mapakinggan nila ano yung mga yung pinagdaanan mo at the same time na ano talaga yung pinaka-message ng pagiging vlogger. At dito, it's not really about making money, but it's the passion of helping and influencing others to... Maganda kay Doktora. Magaling siya mag-handle ng fans. Ako, yun ang kahinaan ko. Hindi ko alam paano mag-handle ng fans. Fans talaga? Grabe. Yung mga watchers. Pag-alagaan. Kasi importante yun. Ayun. Sige. So, ano, Attorney Jerry, meron ba tayo mga, ano? Message, Attorney. Well, sa akin lang naman, since we're talking about dental, di ba, siguro, consciousness din, yung Philippine Dental Act of 2007, Republic Act 9484, tama po ba? May ngipin ang batas. So, yun, kung sakali, no, agrabyado kayo, siyempre hindi naman natin sinasabi na lahat eh magagaling katulad ni Doktora at saka ni Doc Arky. May mga nag-a-abuse din. So, you have this protection. Meron din pangil yung batas, which is ito yon yung 9484. Pwede nyong i-revoke yung license ng mga nagmamalpractice, nagkukumit ng fraud, o irregularities. So, o yung mga nagbabash kay doktora o kung sino man, di ba? Sa kapwa niya dentist, which is, yun ang iwasan natin. And then, another thing is yung, yun nga, yung pagbablog, di ba? So, andun din yung cyber libel. Ingat din po tayo, sometimes yung bash natin nakakasakit sa kapwa natin. Hindi man dentist yan. Ordinary person. So, pwede ka rin makasuhan ng cyber libel. So, ano, Kuya John and Kuya Arky, any last words? Before? Sa Doc Arky fam. Kung meron man kayo, kung andyan man kayo. Maraming salamat sa support at maraming salamat sa subscribe. Hindi ko masabi kung meron din ako eh. Oh, hindi, gusto ko lang batiin yung ano, yung tropang BB, yung 6 to 8 group namin, kay Bojay Peralta, kay Koy, kay Kiyo, kay Ali, kay Chris, kay Achi, kay Casey, at saka thank you Mimain sa pagsama. Love you. Okay. Ayun, at ako naman, ako yung nagbibigay pugay sa aking may bahay, no? Si Doc Joy at saka aking dalawang anak na natutulog yata or kumakain na. At siyempre, meron din akong Novo family. Yan, no? Novo family. May Novo family din ako. Ayun. Sana all. No, sana. Sa aking family. Magandang gabi sa inyo at kami, ito po ang SCCC, ang Connect. Ang tambalang magkukuyang at nagpapaalam sa inyo ng good evening. Okay. And next IC. Next, ang susunod IC. Sino nga susunod na Pangga. Pangga. Nika Abaw. Nika Abaw. Susunod natin na programa. Kaya ang tabayanan nyo siya at kami magpapaalam. Magandang gabi sa inyong lahat. Connect! Tambalang magkukuyang!